Kara. Nais kong ikwento ang storya ng pag-ibig at pagkakaibigan na naging malaking bahagi ng buhay ko. Ako si Jella at ito ang kwento ko. Uy, Beshi! May chika ko sa'yo! Ano yun? May bago ang crush sa school. Transferi! Ang dami mo nang manliligaw ah! Sus, buwasan mo naman! Wala? Alam mo, actually, meron din ako eh. Ha? Totoo ba yan? Bago yan ha? Beshi! Siya yung sinasabi sa'yo ang crush ko! Siya? Excuse me, pwede tanong? Anong oras ba yung klase natin bukas sa Pilipinas? 2 PM. Ikaw yung transfer, di ba? Ano pangalan mo? Ako nga pala si Miko. Ako nga pala si Ninoa. Ay, best friend ko si Jella. Hi. Uy, thank you ah. Nice meeting you. Kita lang tayo bukas. OMG, ang cute niya! Oh my God! Ang cute niya! At doon na nga nagsimula ang pagiging tulay ko sa kanilang dalawa. Kahit gusto ko si Miko simula pa lang, wala din ako magawa kasi gusto siya ng best friend kong si Rinoa. Ako ang nag-aabot ng mga pinabibigay ni Miko sa kanya at ganun din naman si Rinoa kay Miko. Jella! Teka lang! Oh, si Rinoa. Ilang araw na kasi hindi pumapasok. Nangako kasi siya sa akin. Nakakain kami sa labas. Eh, birthday ko ngayon. Ah, ganun ba? Baka kasi matagalan pa yun. Wala ka ba ibang makakasama? Wala eh. Nasa abroad yung parents ko. Tsaka alam mo namang lagi ako mag-isa, di ba? Sama mo na lang ako. Basta libre mo? Oo ba? Oo, sige. Uy, thank you nga pala. Sinamahan mo ako sa birthday ko ngayon. Kasi kung wala ka, mag-isa na naman ako mag-celebrate. Wala yun. Nabusog naman ako eh. Alam mo, okay ka naman pala eh. Mukha kang mabait. Ha? Bakit? Ano bang tingin mo sa akin? Akala ko kasi yung una masungit ka. Baka pang nerd. Grabe siya. Hindi ako nerd, no? Seryoso lang talaga mag-aral. Pero alam mo, parang mas bagay sa'yo tanggalin yung salamin. Tanggalin niya natin. Hindi ako sanay eh. Hindi, promise. Tanggalin natin. O, oh, diba? Sobrang bagay. Oh, baka matunaw ako. Sige na, kamay na lang tayo. Naka-uwi ka na ba? Ah, oo. Naka-uwi na ako. Grabe ha, tumawag ka pa talaga. Hindi. Gusto ko lang sana i-check kung naka-uwi ka na. Oo naman. Ito nga, nagpapahinga na ako. Thank you nga pala ulit sa libre mo kanina ha. Uy, wala yun. Ako nga dapat yung mag-thank you pa eh. Kasi sinamahan mo ako sa birthday ko. Sus, okay lang yun. O paano? Matulog na ako kasi maaga pa yung pasok natin bukas. O sige, sige. Pahinga ka na rin. Good night. Good night. Hello, Miko. Si Rinoa to. Uy, Rinoa. Ikaw pala yun. Napatawag ka. Gusto lang kitang batiin ng happy birthday. Hindi ko nakalimutan yun. Wala kasing signal dito sa probinsya eh. Tsaka sorry ah, hindi kita nasamahan sa birthday mo kasi may emergency nga yung tita ko dito. Oh, okay lang. Thank you nga pala sa pagbati mo. So, kamusta naman yung birthday mo? Okay naman ba? Okay naman. Masaya naman kanina. Kahit pa paano may nakasama naman ako sa birthday ko ngayong araw. Buti naman. O sige, nakitawag lang kasi ako. Kita na lang tayo din pagbalik ko. Okay, sige. Ingat ka din pagbalik mo. Thank you. Bye, Miko. Happy, happy birthday. Thank you. Ingat ka. Naging madalas na ang pag-uusap namin simula noon. Lagi kaming magkasama at magkausap sa phone. At marami din kaming natuklasan na pagkakapareho namin sa isa't isa. Ganun pa man, alam ko naman na pansamantala lang ito.
At dumating na nga ang araw na umuwi si Rinoa. Uy, Jenna! Uwi ka na ba? Kain mo to eh! Eh, ano eh? Ako ba? Hindi niyo ba ako yayayain? Oh, sige, tara. Kain tayo. Sige, tara. Gutom na ako. Ay, na-miss kita. Kain mo tayo! Sige. Ah, nakakuha na pala ako ng project sa Pilo. Uy, gaman mo naman ako, Beshi. Ang dami ko pa kasi nga habulin, diba? Isang linggo ako nawala. Sure, gagawin kita. Hindi, gusto mo sabay na tayo gumawa ng project. Arino, gusto mo sumama? Sige. Jayla, wala ka ng pagkain ah. Di ba paborito mo to? Hindi, usap na ako. Ikaw, Arino, gusto mo? Yes, sige, thank you. Text na yung coach ko. Mauna na ako sa inyo kasi may training ako ng basketball eh. Alis ka na? Bilis naman. Nako, malilate na kasi ako eh. Sige ah. Bye-bye. Jella, alis na pala ako. Rinoa, wala na ako. Beshi, napansin mo ba? Parang may nag-iba kay Miko. Hindi naman siguro. Ewan ko? Parang may nagbago talaga sa kanya. Parang di niya na ako gusto. Baka naliligo ka lang. Kasi ang tagal mong nawala eh. Ay. Sige na, tara na lang. Kumain na lang tayo. Ayokong masaktan ng kaibigan ko kaya iniwasan ko yung mga text at tawag ni Miko. Hindi madali para sa akin pero alam kong yun ang dapat. Hanggang sa isang araw, hindi na napigilan ni Miko ang nararamdaman niya dahil napansin niya ang paglayo ko sa kanya at pinuntahan niya ako sa amin. Hello, Rinoa. Anong oras tayo alis? Hindi ko pa alam eh. Basta tawagan na lang kita ulit pag ready na ako. Ah, sige. Bye. Anong ginagawa mo dito? Wala ka ba kayong iiwasan? Hindi ah. Anong hindi? Hindi mo nga sinasabit mga tawag ko eh. Pati yung mga text ko. Pag-usap naman tayo. Ano bang kailangan nating pag-usapan? Teka, okay naman tayo, di ba? Okay nga tayo. Pero hindi to tama. Si Rinoa naman talaga ang gusto mo, di ba? Akala ko din eh. Pero hindi pala. Kasi yung mga oras na kasama kita, ang saya-saya ko. Yun na nga eh. Ang saya ko din kapag kasama kita. O anong problema dun? Nahuhulog na ako sa'yo. Hindi mo ba naiintindihan yun? Rinoa? Rinoa, sandali lang. Akala ko kaibigan kita. Di ba ikaw pa ngayon tulay namin? Pinagkatiwalaan kita pero inagaw mo siya. Hindi ko siya inagaw. At hindi ko rin sinasadyang maramdaman to. Una pa lang, gusto ko na siya. Pero hindi ko sinabi sa'yo dahil alam kong gusto mo rin siya. All this time naman pinagbibigyan kita. Lagi kitang sinusuportan sa mga magpapasaya sa'yo. Kaya sana naman ngayon, ako yung intindihin mo. Sorry ha, di kasi ganun kadali yun. Mula noon, hindi na ako kinausap ni Rinoa. Ano mang pilit kong wag siyang masaktan, nangyari pa din. Ang hirap palang mawala ng matalik na kaibigan, pero mahirap din palang pigilan ang nararamdaman. Mas matimbang ba yung galit mo kay Jella kasi sa pinagsamahan niyo? Alam ko na magkagalit kayong dalawa ng dahil kay Miko. Pero Rinoa, mga bata pa kayo. Marami ka pang makikilalang lalaki. Pero ang tunay na pagkakaibigan, mahirap hanapin yun. Actually, namimiss ko na nga po talaga siya. Tsaka na-realize ko po na ngayon lang din po siya nagkagusto. Kaya magkaayos na kayong dalawa. Alam mo, kung masaya talaga sila sa isa't isa, hayaan mo na sila. Malay mo, ikaw pala yung naging daan para magkatagpo silang dalawa, di ba? Kaya smile ka na dyan. Hindi rin naman nagtagal, nagkaayos kami ni Rinoa.
Ang sarap lang sa pakiramdam na anuman ang pinagdaanan namin ay mas naging matimbang pa rin ang pinagsamahan namin. At kung itatanong nyo naman kung naging kami ni Miko, oo, naging kami rin after graduation. Masaya na ako dahil okay na ang lahat sa aming tatlo. 2 years na kami at pareho kami ng kursong kinuha ni Renoa, habang si Miko naman ay pinursu ang passion niya sa music. Minsan nakakatawa lang isipin na ang pagiging tulay ko pala ang magiging daan para matagpuan ko ang pagmamahal na hindi ko malilimutan kailanman. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento.